subscribe to my channel. Dito na lang ako, ha? Sige, diba, ingat ka, ha? O, palabunan ba itong manok mo? Oo ba, maaari na. Bakit ka, Itay? Yung jeep ng mga polis, tumigil doon ako ng solidad. Hole, doon ka sa ilaw. Tatala, doon ka. Magandang araw po, Mrs. Magandang araw naman. Hinahanap namin si Esteban Guevara. Nandito po ba siya? Hindi po ba siya nakapiit sa inyo? Siya po'y tumakas. Hindi na uuwi dito. Pwede ba mag-request sa bahay ninyo? Oho, ay, mahala. Mabuti pa ho, kaya Itay, puntahan ko bonus si Kumaring Soli. O sige, baka nauwi na Esteban. Siguro. Wala eh. Kau? Wala rin. Bahala na ako kayo magpapasensya, Mrs. Alis na ako kami. O ano pa rin? Wala ako eh. O, tayo na. Bakit, Mare? Anong kailangan ng mga polis? Hinahanap si Teban. Tumakas daw. Kumusta kayo? Abuti naman, hindi pa naman kami nasala sa oras eh. Anak, Junior? Abuti pala, Orlando? Hindi kayo nag-abot ng mga pulis naghahanap sa'yo? Hindi. Nakita ko silang malis. Nagtatago ako sa may ilog. Soli, tayo na sa itaas. Eh, itong bata. Ako nang bahala sa kanya. Salamat, Mare. O, sige, pare. Ay. Soli, hindi na ako magtatagal. Baka balikan uli ako ng mga pulis dito eh. Alis na ako, ha? Pero, saan ka magtatago? Teka. Baka sa Bisaya. Napakalayo naman nun. Malayo nga yun. Pero doon iligtas ako. Walang makakakilala sa akin.
Pero Teban, paano naman kami ng mga anak mo? Basta magkaroon ako ng trabaho, padadala kita ng pera. Siya nga pala, Soli, gusto kong lumipat ka ng tirahan. Saan naman? Doon sa bahay ng pinsa ko sa Imus. Kay Binamin, kilala mo naman siya, di ba? Oo nga, pero bakit doon pa? Kung dito ka, maaaring balik-balikan ka ng mga pulis. At isa pa, madali mong matatanggap ang sulat ko kung Imus ang address mo. O sige, ikaw ang bahala. Asya nga pala, kailangan mo to? Hindi, mahal. Higit mong kailangan yan. Alam ko na kung anong kailangan mo. Yung anting-anting mo sa hunyango. Yan ang kailangan ko. Alam mo, Teban, sa palagay ko, kung ito'y dala-dala mo noon, hindi ka makukulong sa muntin lupa. Bakit naman? Eh, hindi ka nila mahuhuli. Oo nga, no. Pakilagay mo nga. Oh, sige. Dali-dalian mo. Jeep yata ng pulisyon. Soli, huwag mong pababayaan ang mga anak mo. Oo. At saka ikaw, huwag kang patutukso. Mm-mm. Ha? O sige. O sige na, mag-ingat kayo, ha? Yes, sir. Kasi ho, may taong tumakbo sa puno na yan. Baka ako si Teban. Ho? Si Teban? Eh, asan ho siya? Gusto ko siya makita. Eh, nawala eh. Pasensya na kayo. Mga bata, uuwi na tayo. Tayo na! Sinada kita eh. Bakit naman? Iyabang mo eh. Wala naman ang kitayabang sa'yo ah. Gusto malaman, no? Sige. Huli nga. Patayin kita. Tama. Jay! Tama. Tama mo ako, Joy. Tama ba? Kaya ko yan. Tama. Tawa mo, Joy. Para malaman ko iyabang ng tasa na yan. Gintan mo. Tama. Ako, tasa. Ay hindi nagyayabang gift sa inyo. Pero kapag ako siduruin mo, papatayin kita. Lalaban akong patay sa'yo. Buha ka na yan mo ah. Iko!
ito na yung order mong lagunita, oh. Ba, malaki yata ngayon. Special ba ito? Oo, ba. Sobrang ang taras niya. Tama na yan. Hindi pa ho. Julieta! Silvia! Dawa na kayo! Ito amin eh! Saka na ho! Sino ho sila? Ay, ibang magkasakid. Nangiroros yung amin ng karneng baboy sa palengke. O, paano, Kiko? Tutuloy na kami, ha? Sige. Dadaan ka ba sa palengke mamaya? Oo. Oh. Sige, ha? Tanot, ano ba yung nabalitaan kong nag-away daw kayo bitasan? Oo nga ho eh. Kapano naman eh, gusto naman barakuhan ako eh. Anong ginawa mo? Sinapo ko naman ho lang. Ba, mag-ingat ka. Eh, pagka-trader yan. Ganun ho ba? Bahala na ho. Badok, ayos na ba yung truck natin? Ayos na. Bayo tayo na. Tanghali na. Natin, baka may sira. Kasi marami tayong baboy na darating mamaya. Okay. Dali lang, ha? Sa tarantado ka. Pasagulero ka ba? Paano naman di ko siya awain, manager? Kabago-bago niya, ang yabang kagad eh. Kung okay mayabang para sa kanya, manager, baya mo magsaksakan kami. Paluluhin ko lang ang bituka niyan. Lalapain ko ang buha kaninang niyan. Teka, ano ba talagang pinagmulan ng awain nito? Hindi ko ho alam. Alam ho ninyo, manager, hindi ako dumayo dito sa inyo sa Cebu para humanap ng basagulo. Nagpunta po ako rito para maghanap buhay. Ikaw, Tarzan, kung talagang may galit ka, pwede magpapawis kayo. Payag ka ba, Kanor? Oo. Oh, hindi naman pag-iabang sa inyo, manager. Kapag lumaban sa akin ang square yan, ang pinakapahinga niya sa akin gulong at pasusukahin ko ng bayawak yan. O ano, Tarzan? Narinig mo sinabi ni Kanor? Pag lumabang ka raw sa kanya, ang pinakapahinga mo raw ay gulong at pasusukahin ka raw ng bayawak. Ba, may hirap yata yan. O no, lalabang ka ba? Oo. Ano, lalabang ka? Adya. Sport lang, ha? Sige. Suko na yan! Halika rito!
Tama yung sinabi mo kanina. Ang pinakapahinga niya ay gulong. Pero iniintay kong isuka niya yung bayawak. Hindi ko makita eh. Sabi ko na lang ho yun para huwag na siya lumaban. Ay, halika na nga sa palengke. Sumahan mo ko. Aha. Udong, maningi ka na. Balikan mo na lang kami ni Kanap katapos. Siya nga pala. Silvia, Julieta. Siya si Canor, ang bago kong matadero. Canor, sila si Silvia at si Julieta. Eh, kumusta ka? Kamusta okay yan. Akala ko hindi ka nadarating. Atraso lang ako kasi napaka ito si Canor sa matadero eh. Tuloy ba yung lakad natin mamang gabi? Eh, kaya ako nandito para tsakin kung tuloy yung lakad natin. Eh, Tito, isasama mo ba siya? Eh, kung gusto mo eh. Siyempre. May asawa talaga ko, Olivia. Hindi kita maaaring dayahin. Canor, hindi ba rin may asawa at anak ka? Basta mahalin mo lamang ako, ako'y maligaya na. Tantay lang ako dulot. Saka na natin pupusapan yan. Oh, buti pa yung dalawa. Mukhang nagkakaraygin eh. Alangan ako sa'yo. Ako'y isang matasero lang. Baka isipin na yung ba, kung kaya ako umibig sa'yo, ay dahil sa'yo sa mga. Kaya yan naman. Kakaingit sila yan. Kaya naman. Wag, ayoko. Nagagalit ang ate ko eh. Hindi mo nagagalit yun. Akong bahala sa'yo. Nicanor, kahit anong sabihin nila, ay bari wala sa akin yun. Basta pagpagkaalam ko, sa apat na taong pagkabiyod ako, ay ngayon lamang akong muling umibig. Julieta, pamasyal muna tayo. Bakit sila pumunta sa dilim? Ay, ewan ko. Eh, di mo gusto mo bumunta rin kayo sa dilim. Pilyo ka, ha? Magkita umaga naman. Napasyal ka, Bernardo. Nakailangan ka? Wala naman. Napansin ko, hirap na hirap ka sa'yo pagsibak bago gusto mo tulungan kita. Naku, salamat. Pero tapos na eh. Tunga pa lamang ka. Medyo bubot pa pero pwede nang buruhin. Dala ko para sa'yo. Galing sa bukod ko to. Salamat. Si Taban, anong balita sa kanya? Wala eh. Sorry, hindi ka ba nahihirapan na walang asawang tumutulong sa'yo? Mahirap nga, pero kaya ko naman. Ah, ganun ba? Oh, paano sorry? Alis na ako ah. Oh, sige. Salamat ulit sa mangga. Kasya pala sa impadyahan na sira asawa ng ate ko, ah. Oh, pati chinelas, eh. Bakit kasilang ito ba siya? Oo, makasilaki lang kayo. Ah, ganun ba? Canor, Silvia, halina kayong kumain. Ay, nakumain. Sige, mauna ka na. Tatapusin ko lang to. Ah, sige.
Oh, eh. Silvia Rasa. Ada sa labas, may ginagawa pa eh. Kanor, masaya ka ba dito sa akin? Oo, masayang masaya. Kanor, kung sakali bang ibigay ko sa iyong lahat ang luho ng iyong katawan, hindi mo na kaya ako iwan? Hindi ko kailangan ng luho ng katawan. Ang kailangan ko lamang, ang hindi ko mababayaan ang sustento ng aking pamilya ko. Kung yun lang, hindi problema. Sige, kumain ka. Kahit sardinas o tuyo? Naubos na ako eh. Ah, sige, sandali lang. Pupunta ako sa nilang nyo at mangungutang ako ng bilasa. Lando, Dolfo, huwag mo na kayong aalis ha. Pantayin sa Junior. Aurin, wala akong masamang hangari sa kumare mo. Gusto ko lang siyang tulungan. Napapansin kong hirap na hirap siya. Hindi masama ang tumulong, Bernardo. Magaling yun. Kanya lang, kung tutulong ka, eh may kapalit. Hindi maganda yan eh. Natural lang yan, Aurin. Pag namuhunan ka, kailangan may tubo. Pag may tinanim ka, may anihin ka, di ba? Ito ang masabi ka, Aurin. Kapag si Soli ay hindi umibig sa akin, magugutom sila mag-ina. Mamamatay silang dilat ang mga mata. Bernardo, ito ang tandaan mo. Hanggat may laman ang tindahan ko, ay hindi sila magugutom. Pagkita naman na itong lahat ang sabihin siya. Oo. Bigyan mo si Soli ng lahat ng gusto niya. Ako ang mababayad. Huwag na, Bernardo. Kaya ko pa siyang tulungan. Eh, Mare, aalis na ako. Soli. Tapatan na ito. Malaki ang pag-ibig ko sa iyo, Soli. Kaya lang, umahad lang itong mabait na kumare mo. Pero huwag mong kalilimutan itong sasabihin ko. Pag may kailangan ka, at hindi kayang ibigay ng maring Auring mo, magsadya ka sa akin. Naghihintay ako sa lahat ng sandali. Anong oras ang uwi ninyo? Siguro mga alas 6. Sige. Sige. Patagal ko na nga palang hindi na pakakain ang agimat ko. Kailangan kumain na siya. Iyayain mo naman sa palengke para makapasyal naman. Mula naging asawa mo yan, hindi na yata lumabas ng bahay. Mabuti pa nga, no? Anon? Ano ba yung ginagawa mo? Ah, wala. O, bakit ka nabalik? Eh, pwede bang samahan mo ako sa palengke? Marami kasi akong iuwing karne dito sa bahay. Para ba gawin na bumita? Ay... Oh, sige na naman, oh. Sige, susunod na lang ako. Totoo, ha? Oo. Oh. Hoy, kayong dalawa, malis na. Bilis! At hindi ka nagbibilis! Bakit naman yung mangiras mo? Bakit? Dalawang araw hindi nagbibigay, ah! Sino ba pinagmamalaki niyo rito? Ha? Teka. Ay, laki na, laki na! Wala pa nga, eh! Anong wala? Kawawa naman. Di ba kukulog ang tignan ka rin noon? Talagang ganyan yan, pag hindi nabigyan ang tong. Ay! Atang mo! Mamaya na! Bakit? Ano ba putol lupa ito? Ang basos ba ito? Sino ka?
Sige ka, ha? Loko ka, ha? Sige, handaan nyo. Sino ba yun? Tatlo! Tatlo! O, bakit? Yung bago asawa ni Julieta, oh. Ayaw magpabigay ng tong. Bakit? Ewan ko, siniba pa nga ako dito, eh. Siguro gusto magpatsikat dito sa palengke. Ganun, ha? Oo. Talagang gusto ko subukan, ha? Oo. Tika, sumama mo ako. Tara. Ito ba? Oo, yan nga! Pare, bakit mo masiniba yung mga tatay? Ano kasalanan? Turuan mo akong nanonay para hindi masipa, ha? Nangihingi lang, sinungaling pa. Patay lang! Pare, relax ka lang! Bakit? Nang babastos ka ba? Ba, hindi! Narinig mo na? Hindi nang babastos? Nangaling ka, ha? Pare, baka gusto mo magsigasigaan dito? Subukan ka! Okay, tumuli ka dyan. Aray, hindi mo ko kaya. Tignan lang natin yung ano. Okay mo. Kamatay ako eh. Kailangan kong tumakas. Eh, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Tanod, mabuti pa siguro pumunta ka doon sa kapatid ko sa Bacolod. Siguro. Telegram ang ko siya para salubungin ka sa pantalan. Salamat ako. May pera ka ba? Meron ako. Manager, maraming mong ipapalam ninyo ko kay Julieta. Para sabi niyo lamang sa kanya na maraming salamat sa kanya kaganaan lang sa akin. O? Oh. Ayaw magpangangan natin. Salamat ako. Manager. Ambil dong, coy. Medyo masama ang tunog nito eh. Sinabi lang eh, pabili na tayo ng bago. O, di upo nyo tayo sa Manila. Teka, Nor. Dito nagmamanager ang kapaliligay ko. Ah. Ah, manager. Siya si Kanor. Napila sa lubong mo sa akin. Tapos daw kayo. Mabuti naman. Ikaw ba ang kapatid ni Manager Kiko? Oo. Siya naman si Marina, ang may-ari ng club na ito. Ano bang sadya mo rito sa Bacolod? Ha? Eh, nag-aanap po ako ng mapapasok kong trabaho. Anong klaseng trabaho ang kaya mo? Simula ngayon, hindi na maaari ang katarantaduhan ninyo dito. Wala nang 1, 2, 3. Kung hindi, papatayin ko kayo. Bangon! Bayad kayo! Ayos ba ang ginawa ko, manager? Ayos yan. Madadala na yung mga tarantadong yun. Palagay ko eh,
Aayos na yung takbo ng negosyo nito. Maraming salamat, Senor. Paghanga mo kay Kanon, ano? Sinang hindi hahanga sa kanya. Sulit ang sweldo natin kay Kanon, hindi ba? May tasu kami ngayon eh. Kailangan ko ng lapis at papel. Eh, may jisu ba kayo dyan? Ay, naman, teka, sandali ha. Tuan po, para muna ng jisu mo. Oh, eto ang jisu. Pag namara sa langit, eto na. Ayan. Salamat, Nay. Oh, sabay na tayo. Sabay na. Alis na kami ni Nang, Nay. Sige. 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 Apo. Ang babait ng anak mo, Mare, nakakatuwa. Yan si Rodolfo at si Lando. Masisipag maghanap buhay. At si Junior naman na inaanak ko. Masipag mag-aral. Ang swerte mo, Mare. Oo nga. Pero malas yata ako sa asawa. Mahigit na 10 taon na ngayon. Parang nakalimutan na kami. Kung hindi marahil sa'yo, baka patay na kami ngayon. Mahal ko kayo. Kaya anumang hirap, tutulungan ko kayo. Salamat. Ali, Ali! Magandang umaga po, baka may pinagbibigay lumat na midya. Wala, Totoy! Sige, oh! Eh, bilisan nyo naman! Bagal-bagal nyo naman eh, para kayo naglalakad sa buhay eh, Dri! Abis na nga eh! Eh, bilisan nyo! Abis na kami eh!
Sige, bilisan nyo pa. Pag-arte sa mabuti ah. Ikaw ang pag-arte namin. Oo ba? Pag nag-iabogado na ako, normal mag-aarap buhay pa sa inyo. Dapat naman, mayroon kaya kang magtila ka ng kalitaw para kumita ng pabayad sa matrikula mo. Medyo, gusto mo yung discount doon. Baka, gusto mo. Salamat na lang, Dolpo. Idagdag mo na lang yung gis mo sa puhunan mo. Oo. Para. Bakit? Sige, sumakay na kayo. At ako naman magtutula. Wag na, malapit ka man ayaw eh. Hindi, sakay na kayo. Sige, pakipot pa kayo eh. Sige, sakay na. Sige na. Ayos ba kayong dalawa dyan? Wala ba nasaktan? O, Jun, ba't may nulog kami? Asato na yung balakang ko eh. Ang man, masakit eh. Kasi inaabol tayo ng aso eh. Nawalan ako ng kontrol. Natakot ako. Oh, tayo na. Mahuli na ako sa eskwela. O, Jun, ikaw lang sumakay. Kami magtutula, masyado mang kaskasero eh. Oo nga! O sige, bahala kayo. O sige, tira. Mahuli na ako sa eskwela. Sige. Sige. O, dito na lang ako. Para. O bakit? Sige, mag-ingat kayo dalawa. Lagi kayo sa tabi. Baka kayo masagasa. Ikaw man, mag-ingat ka rin. Kaya kuya, ito yung Jis oh. Kunin mo na. Hindi, huwag na. Sige. Sige, kunin mo na. Sige. Kuya, mag-ingat ka. O, sige, kayo rin. Servisyo na ating ilaw. Lagi na lang tayo may brown out. Oo nga eh. Magsaya ka. Sa loob ng maraming taong pagkatrabaho mo dito sa amin, wala akong nabalitaan na nagkaroon ka ng kaugnayan kahit na kaninong babae dito. Aba, nakapagtataka ka naman. Oo nga eh. Ewan ko ba? Para bagang wala na sa loob ko sa akin ang... Sex? Yun ba? Yun na nga. Adora, Irma. Eh, Dora. Opo ka muna. Wala ka ng customer eh. Baka makita pa ako ni Marina. Akong bahala ron. Ay, nahirap na. Tara!
Marina, masama ang tingin sa akin, Doro. Alis na ako, ha? Huwag. Pabayaan mo siya mamatay sa selo. Panay naman na alembong niya sa mga babae dito, eh. Pinababayaan niya pa ako, kaya ganti-ganti lang. Ako naman ang naiipin sa inyo, eh. Aalis na ako. O, sige. Pupuntahan na lang kita sa bahay mo. May buwisip dito, eh. Bahala ka. Dahil sa aking pag-aaral. Inay, itigil na po ako. Tutal na may malaki na ako. Kaya ko na mag-anak buhay. Malaki ang pag-ibig ko sa iyo, sir. Huwag mong kalilimutan itong sasabihin ko. Pag may kailangan ka, magsadya ka sa akin. Naghihintay ako sa lahat ng sandali. Mahal na mahal ko kayo. Huh? Hindi, anak. Mag-aaral ka. Magpapatuloy ka ng pag-aaral mo kahit anong mangyari. Alam kong darating ang pagkataong ito, Soli. Bernardo, hindi ako nakakalimutan sa sinabi mo sa akin. Magtataksil ako sa aking asawa. Ngunit, tumupad ka sana sa iyong pangako. Nangangako ako. Alingin niyang, pagpatay ka nga naman ako, arestaldohin mo. Pasok ka.
Matagal mo akong pinaghintay. Mahigit 5 taon. Kapag napanabi ka sa lidaan. Manager, napasal kayo. Huwag mo sabihin hanggang dito ay manager pa rin ang tawag mo sa akin. Aba, huwag naman. Hindi, Marina na lang. Eh, paano tatawag ko sa inyo kung harap si Manager Doro? Aba, edi Marina na rin. Ano mas sumaro? Eh, di nagalit sa akin yun. Baka palayasin pa ako noon. Aba, hindi maaari. Ako yata may ari ng pinaglilingkuran mo. At hindi siya. Pero ano mo sa akin, di ba? Oo, pero... Bala ko na siyang layuan. Kaya nga ako narito sa'yo ngayon eh. Para humingi ng tulong. Bakit naman? Alam mo, Kanor, nalaman ko na pera lang ang kailangan niya sa akin. Kaya kailangan mag-ingat ako sa kanya bago ako mabuhay. Ganun ba siya? Oo, ganun siya. Ah, baka gusto mo ipakita sa akin ang post. Eh, hindi maganda eh. Alam ko ang mga kabitena ay makisig at magaling sa mga babae. Huwag mo sabihin sa akin na ikaw ay hindi. Kaya na. Boy, yung bang mayari ng kotse niyan eh, andyan sa loob ng bahay? Eh, hindi ko po alam. Eh, patitingnan ko po sa loob.
Saan ka nagaling? Wala kang pakialam kung saan man ako nagpunta. Hindi mo ako palamunin para tanungin mo ako ng ganyan. Matabang ka! Marina, huwag kang magkaila sa akin. Alam ko kung saan ka nagaling. Ikapitin yun, di ba? Alam mo na pala eh. Nagtatanong ka pa. Nagsiselos ka? Bakit ako magsiselos? Ang gusto ko lang malaman sa'yo ay kung bakit mo nidraw mo lahat ng pera mo sa bangko. Bakit? Lalayas ka? Paano mo nalaman? Nagdaan ako nun. Sinabi ng manager. O, ano ngayon? Pera ko naman yun ah. O, ano saan ang pera mo? Pakita mo sa akin. Wala kang ipakita, ano? Dahil nilagay mo sa kanya. Ha? Kung ano man ang gawin ko sa kwarto ko, ay inuulit ko sa'yo. Wala kang pakialam. Ikaw na nangangaliwa eh. Ikaw ba matapang? Bakit? Pinagmamalagay mo ba sa akin ka nun? Ha? Papatay ko siya. Sir. O bakit? Sobra ka na. Baka akala may sayo mo akong takutin. Lumayas ka rito. Huwag ka na magpapakita sa akin kahit yan. Makakagulat ka. Biglang-biglang pagbabago mo. Pinatay naman doon. Pinalo mo na pinalo ang tigurin. Bakit naman? Dahil sa inyo, pinagsaselos na tayo. May pulis na ba ron? Wala pa ho. Sige, tumawag ka ng pulis din. Ano? Nakatira. Ate Soli mo, nasaan sila? Hindi ko alam. Wala ko sila rito. Si Amin. Nasa loob. Tuloy ka, patawagin ko. Hindi nagkita. Si Soli, nasaan sila? Mawala sila. Pumunta sila rito noon. Pero meron ng 10 taon ngayon. Mula noon, eh hindi na bumabalik. Hindi ba sinabi sa iyo na dito ko siya pinatitira sa iyo? Sinabi nga niya na dito raw siya titira. Eh, payag naman ako. Kaya lang, hindi niya nagustuhan ang salita ni Lola Basti. Medyo nasaktan eh. Eh, alam mo namang napahiya ako kay Soli. Ay, wala naman tayo magawa. Under tayo ni Tanda eh. Nasaan si Lola? Ah, patay na siya. Ito nga naman ako sa kanya eh. Bahay at lupa. Eh, yung perang pinadadala ko rito. Sino tumatanggap? Pera? Bakit? May pinadadala ka bang pera dito? Buwan-buwan, walang parto sa loob ng 10 taon. At yan ay nakakairop sa'yo. Aba, talagang wala akong natatanggap na pera. Buwan-buwan sa 10 taon? Malaki-laking pera rin yun. Talagang malaki. Sapat para may paggawa ang gantong kalaking bahay. Teka mo na, insan. Talaga bang wala ka natatanggap? Talagang wala. Ayun yan.
position. Bakit ho? Ikaw, ano pangalan mo? Nicolas Reyes po, bakit po ba? Hinaharap namin si Esteban Guevara. Andito ba siya? Aba, ay matagal na ho siyang di umuwi rito. Baka nagsisinungaling ka? Hindi po, aba, ay kung gusto ninyo, ay di kasahin ninyo ang bahay. Bello. Sir. Junior! Hindi oras na pag-aaral ngayon. Tapusin mo yung pinag-gawa ko sa'yo. Sayang lang ang ginagastos ko sa pag-aaral mo. Tamad! Trabaho ka! Opo! Bakit nangyari sa atin ito? Dati tayong maligaya, kahit may hirap. Bakit ngayon hindi na? Bakit, Inay? Anak, pasensya ka na. Hindi ko akalain magpasok tayo sa impyerno. Ako sa bahay. Wala rin kumari mo. Asa kaya nagsiyang punta? Ha? Eh... Doon sila nakatira ngayon kina Bernardo. Bernardo? Bernardong Kalamay? Oo. Matagal na. Aba, eh bakit doon siya tumira? Ang biling ko sa kanya, doon siya tumira sa pinsa kong kami sa Imus. Pare, eh puntahan mo na lamang siya doon para malaman mo ang dahilan. O sige, salamat ha. Ah, Maculas. O, Teban, bumalik ka. Dito ko naman ang hali, ha? Bahala na ho. Ako, Aurora. Nakakatakot to. Buhay pa pala si Esteban eh. Malaking gulo yan. Ewan ko nga, batay. Narito. Teban, nag-asawa na ako kay Bernardo. Patawarin ako sa ginawa kong pagtataksil. Bakit? Bakit nagawa mo sa akin magtaksil? Ano ang pagkukulang ko sa'yo? Mahigit na 10 taon mo kaming pinabayaan. 10 taong ginutom. Teban, gusto ko pa mabuhay ang natira nating isang anak na si Junior. Ano ang ibig mo sabihin? Gaya na narinig mo, si Junior lang ang natira nating anak na sa iyong kapabayaan. Hindi ako nagpabaya. Buwan-buwan na nagpapadala ko sa'yo ng pera. Alam ng Diyos yan. Teban, wala akong tinatanggap kahit ni isang kusing. Ano ang kinamatay ni Rodolfo Trolando? Paghahanap buhay. Para maitawid kami ng gutom at makapag-aral si Junior. Nasagasaan sila ng malaking truck sa highway.
Bernardo sumagit sa amin. Sana patay na kami. Kung magaling ang Bernardo niyan, bakit inaalila kayo? Ha? Wala lamang na tumulong sila sa akin. Pinapag-aaral ko anak mo. At binibihisan ko sila mag-ina. Seven, wala ka ng karapatan sa pamilya mo. Akin na sila. Pabaya ka kasi eh. Bernardo, hindi mo maari ang kinin ng pamilya ko. Ikaw sapin mo sila masasama sa'yo. Soli, kasama ka sa akin, di ba? Ako ang asawa mo. Soli, hindi mo na ba ako mahal? Huwag mo nang pilitin, Taipan. Nakakalimutan ka na niyan. Senyor, anak, ang laki-laki mo na. Halos hindi kita makilala. Junior, ako ang iyong ama, Esteban. Gusto kong sama kita. Ha? Sasama ka sa akin, ha? Hindi. Hindi kita kilala. Huwag ka lalapit sa akin. Hindi ako maalas sumama sa'yo. Hoy! Sula! Junior! Junior, sandali lang! Junior, anak, ako ang mamu. Hindi. Hindi kita kilala. Huwag ka lalapit sa akin. Teban, huwag mo nang pilitin yung bata. Hindi sasama sa'yo yan. Mabuti pa umalis ka na. Bago ako tumawag ng pulis. Alam kong wanted ka. Umalis ka na. Soli? Talagang hindi na ako makakasama sa'yo. Ako'y nabili na. Patawarin mo ako, Teban. Bernardo, padala po ng inyong asawa. Iko. Baray, sandali lang. Bakit o? Meron lamang ako itatanong sa'yo. Ano ho yun? Gusto ko lamang malaman sa'yo kung meron kang nadadalang sulat sa pangalan Soledad Guevara na nakakairop kay Benjamin Reyes. Aba, oho! Ang buwan nagdi-deliver ako kay Manghamin. Walang palya sa loob ng humigit ko bulang 10 taon. Yun lang? Yun lang. Salamat. Walang anuman. Nasaan na kuya mo? Nasa likod bahay, nagsusugan ng kanyang manok. Pinakamasama ka ng tao sa mundo. Alam mo ba kung ano nangyari sa ginawa mong pag-iimbot sa salapin ng aking pamilya? Napakasakit sa isang lalaking katulad natin namin. Nag-asawa si Soli kay Bernardo. Namatay ang dalawa kong anak sa hirap na si Rolando at si Rodolfo. Lumayo at hindi ako nakilalang ama nang natitira kong anak na si Junior. Napakasakit, hindi ba? At ikaw, Hamin, ang may gagawin na. Pinsan, huwag ka na magalit. Inaamin ko sa iyong kasalanan ko. Patawarin mo na ako. Pipirmahan ko sa iyong lupa't bahay na binili ko ng pera mo. Huwag na. Hindi ko na kailangan yan. Wala nang halaga sa akin ang lahat ng material na bagay.
Winasak mo na ang buong pamilya ko. Pero insan, patawarin mo na ako. Dodas ka ngayon. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ikaw ang sumira sa akin. Tatay ko nga ba yung mama kanila? Oo. Pero maliit ka pa na umalis siya sa atin. Sana sumama na tayo sa kanya. Hindi maaari. Pinaghahanap siya ng mga alagad ng batas. Kahit na. Mahal naman tayo sumama sa pananago niya. Mabuti na yun. Kaysa lumasap tayo ng kalupitan ng tiyong. Kumakain nga tayo. Pinag-aaral ako. Pero sagana naman ako sa gulpe. Ikawawa naman ako. Babe, masama ba yung pagpapasunod ko sa iyo, Magina? Wala kayong mga utang na loob, ah! Bernardo, sobrang lupit mo, ah! Bernardo, hindi ka na naawa sakta ni Samus-mus na katulad ng anak ko. Hindi asal isang mabuting kristyano yan. Sobra sama mo! Ba, nandito ka na naman? Teban, alam mo bang trespassing ka sa tahanan ko? At alam mo rin ba, na kung mapatay kita, ay hindi kita pananagutan dahil sa ikaw ay isang taras! Nay, itay, patay na si Nay. Maraming salamat nga pala sa inyong baril. Kailan mo na sa'yo yan? Kailan mo yan? Hindi na ho. Meron na ho kung akin. Anak, sandali lang. Bakit to, itay? Anak, ako'y magpapaalam na sa'yo. Alis na ako. Bakit to? Hindi niyo ba ako isasama? Ang ibig niyo sabihin eh, iiwanan niyo na naman ako? Oo, anak. Hindi ka makin sumama sa akin kahit gustuhin ka pa. Bakit ito naman, itay? Ninong Oring mo na ang bahala magpaliwanag sa'yo kung bakit hindi ka na maring sama. Ninang Oring? Bakit, Junior? Ninang, bakit ito hindi ako maring sumama sa tatay ko? Saka ko na lang ipaliliwanag sa iyo kung bakit, Junior. Tay, kahit anong dahilan nyo, gusto ko sumama sa inyo. Talagang hindi ka maring sumama, anak. Mare, may pera ako dito para magamit mo sa pagpapalaki at pagpaparal mo kay Junior. Ingatan mo sana yan. Huwag ka mag-alala, pare. Palalakihin ko si Junior ng parang tunay kong anak. Magtiwala ka sa akin. May tiwala ako sa iyo. Tay, kailan tayo magkikita muli? Hindi ko alam, anak. Diyos lang mga makababatid niyan. Anak, pare bang ipahingi mo sa akin ang kwintas ng inay mo? Oo, itay.
salamat. Pag-iingatan kong mabuti ito. Junior, aalis na ako. Day, huwag ka sana makakalimot, ha? O anak, Makulas, maraming salamat po sa inyo. Mare, anak, huwag mong pababayaan ang nanay mo, ha? Oo. Ninang, bakit kaya hindi ako isama ng itay? Ang tatay mo isang takas sa bilanggo at pinaghahanap ng alagad ng batas. Kanya hindi ka maaaring sumama sa kanya. Saan kaya siya pupunta? Esteban had hidden in Bicol region. Out of desperation, he joined a group of bandits and later on became their leader. As the leader, he was notoriously known as Commander Huñango. Cupid once more struck Esteban's heart and married the daughter of one of his men, named Milagros. Milagros gave birth to a baby girl, christened Malaya, whom he loved so much. Alam niyo na ang inyong gagawin. Sige! Tira! Commander Huñango! Sino sa inyo ang Kapitan del Barrio? Sino? Gusto ko siyang makausap! Ba't wala akong mibu sa inyo? Sino? Kaya naman dyan! Sino sa inyo ang Kapitan del Barrio? Gusto ko siyang makilala! Sino? Ako! Ikaw ba ang Kapitan del Barrio dito? Oo. Kailangan ko ang tulong ninyo. Maaari ba, Commander? Bago tayo mag-usap, ay pawiin ko muna mga tao sa kanilang bahay-bahay. Pasusunod ang gusto mo. Sige, pagsabihan mo sila. Salamat sa iyo. Mga kababaryo! Sige na! Magsiuli na kamo sa Indong Maharong! Sige na, puli na kamo! At ako na ang bahala sa inda. Ngayon, Commander, anong klaseng tulong kailangan niyo? Maliit na bagay lamang, Kapitan. Ang kailangan namin ay ang kayamanan ng buong baryo mo. Ho, huwag po naman, Commander. Ang baryo po namin ay mahirap. Parang manok. Isang kahit, isang tuka. Wala po kayong makukuha ang kayamanan dito. Sinungaling ka, Kapitan. Maramot! Kung ayaw mong magbigay, ako ang magpapahanap. Mga bata! Ayaw makisama ni Kapitan! Maramot! Kayo ang bahala!
Kunin ninyo ang inyo! Bilin-bilin ako sa inyo. Naigagalang ninyo ang mga babae? Ha? Commander, wala pong kagalaan nyo. Hindi na nun. Ayaw kumatay. Exactly 10 years since Esteban Guevara Jr. parted from his father. He was able to graduate from the Philippine Military Academy with honors. His first active duty was in Cotabato, where he received his spot promotion for his remarkable accomplishments. Then, he was transferred to Suluholo, where he suffered multiple wounds in an encounter. He was airlifted to Manila and confined at the V. Luna Hospital. After his recovery, he was temporarily assigned to Camp Aguinaldo. Ninang naman, hindi pa natutulo. Hinihintay kasi kita. Ninang, bagay ba sa akin ang bagong bara ko? Bagay na bagay. Ha? Aba, bago promoted ka pala. Nako, lalo naging gwapo ang anak ko. Congratulations, anak. Salamat, Ninang. Bakit ginabi ka? Kasi nagbigay pa ako ng blowout sa aking mga kaibigan eh. At isa pa, nag-ayos pa ako ng aking travel order sa Campo Aguinaldo para sa aking bagong destino sa Recon 5. Recon 5? Ano ba yun? Yun ang region po man na nasa Legazpi City. Aba, teka. Sa Bicol yun ah. Oo. Ang layo naman. Hindi ba maaari, Junior? Pakiusapan mong yung opisyal na dito na lang sa malapit-lapit. Tutal naman galing ka na ng Cotabato, sa Sulu. Pagkatapos, baksa ka naman sa bilo ng hospital. Ano pa? Sininang. Hindi maaari yun. Nasa militar ako. Order is order and I cannot disobey. Or else, Ninang, gutom na ako.
Pero nga pala akong napag-aralan tungkol sa batas ng prescription period para sa mga takas ng bilanggo na maaaring makatulong sa aking ama. Ano yun? Ipaliwanag mo nga sa akin. Ang prescription period na sinasabi ko para sa mga takas na bilanggo, kapag ang isang takas ay hindi nahuli ng batas sa loob na 10 hanggang 15 taon, siya ay libre na. Libre na? Oo. Oh. Yan eh, kung wala siyang ginagawang ibang kasalanan. Eh, maraming hindi nakakaalam tungkol sa period-period na yan. Maari nga ho. Eh, sana, Junior, magkita kayo mag-ama sa Bicol. Sana nga ho. Sa palagay ko, maligayang maligaya ako. At gayon din naman siya. And I bet you, Ninang, he will be proud to have a son like me. Siyempre naman. Maaring sabay-bayan ng Tabaco Bay, nagtatago si Commander Runyango. Ano mo ba, Guevara? Ang pinakahuling pangungulimbat niya ay ang bangkang Emily na nagkakarga ng mga mahalagang bagay. Ah, sir, hindi kayo siya konektado sa MPA? Palagay ko hindi. He's just a plain bandit and a ruthless killer. Good morning, sir. Oh, ano balita? Wala pa silang proven eh. Ah, siya nga pala, Guevara. Siya si Valentin, ang dating bata ni Commander Runyango. Maring magamit mo siya. Sir, ano ho ba ang tunay na pangalan ni Commander Runyango? Walang nakakaalam eh. Naku, naandyan dyan lang yun. Kumain ka na muna. Ah, hindi. Hindi ako kakain ng gusto. Sinakikita ko. Hoy, ikoy! Lasa si Commander? Hindi ko nakikita eh. Ay, gago! Bruno, nasa si Commander? Kaya ako pa siya hindi nakikita. Ewan ko. Milagros, nagtaka-agod lang kay Commander. Bakit naman? Pag-ibang taong karap niya, kala mo tigre. Pero kung sumalaya, ang amo-amo. Kaya tuloy yung bata, na-spoiled. Ah, teka. Ikaw ba may asawa na? Meron. Oh, may anak ka na? Ah, wala. Para malaman mo kung bakit ganun si Commander, magkaanak ka muna, baog. Ano yan? Ba't mo kinakamot ito doon? Ha? Ama, ano ba talaga ito? Ha? Sige na, magtapat ka na! Ha? Yan ang agimat ko sa Runyango. Ano yung Runyango? Alam mo, anak. Itong Runyango ay parang maliit na bayawak na nakalilipad. Kapag yun dumapo sa isang puno at gusto niyang magkulay puno, nagagawa niya yun kapag gusto niyang huwag siyang nakita. Eh, paano niya naman nagagawa yun? Itong kukunyang ito, itong matulis na kukuna ito, ay kinakamot siya sa punong ganon. Ngayon, magkukulay puno na siya. Ah, eh, sa dahon? Ganon din, nagkukulay berde naman. Ah, magaling pala itong gamitin sa hide and seek? Siyempre naman. Eh, teka muna, ama. Paano mo ito nakuha? Mahirap kunin yan. Dahil puputol ka ng dalawang paan ng Unyango? Hindi lamang yun. Dahil sa kailangan kong pakawalan ko yan pagkatapos. Ah, madali lang pala. Anong madali? Mahirap ka mo. Sapagkat kailangan mabuhay ang Unyango na kinuna ng dalawang paa.
Kung siya'y mamamatay, walang bisa ng agiman. Mahirap nga pala. Ama, maaari bang ipabirthday mo sa akin ito? Ha? Eh. Sige. Kung gusto mo eh. Salamat, Ama. Talagang napakabait mo. Taga muna, Ama. Paano ka magagamit ito? Madali yan. Pakikita ko sa'yo. Tatali mo ito sa bewang mo, ha? Ganyan. Pagkatapos, sasandal ka sa puno, ha? Ngayon, itong kuko mo, ikukuskus mo, ha? Ganyan. Ah, anak, saka na natin subukin ang bisa nito, ha? Opo. Andito na si Rosemary, oh. Sinusundo na tayo. Captain Esteban Guevara Jr. left no stone unturned in search for Commander Huñango, whose notoriety reached a reward of 50,000 pesos, dead or alive. Nilang pandarambong. Ate, sumusodo na yata si Bruno. Binabasas na yata si Baby. Bruno! Tawa na yung kapasasan mo. Baby, halika dito. Bastos! Papi, sandali lang. Ano yun po, Commander? Patapos na ng buwan ngayon, di ba? Oo. Todo Los Santos bukas? Oo. Bukas ng magang maga, pumunta ka kay Angbio. Hiramin mo ang kanyang kotse, sabihin mo pupunta tayo sa Cavite. Ano pong gagawin natin doon? May mahalagang bagay lamang akong dadalawin. Sige na, matulog ka na. Opo. Captain Ibarra reporting, sir.
Pati. Ano kailangan mo? Gusto ko sana mag-mission ng tatlong araw, sir. Bakit? Eh, kasi ho, Padulo Santos bukas, gusto kong dumalo sa nanay ko. Bakit? Patay na ba siya? Yes, sir. O, kung nang bahala sa'yo, approve. Thank you, sir. Ninang, alagay ko patay na si Tay. Bakit mo naman nasabi yun? Nasabi ko yun. Dahil sa taon to na ginawa ng Diyos tuwing Todo Los Santos na naglilinis tayo dito. Wala akong nakitang palatanda na si Tay dumadalo rito. Maaaring yung patay na siya, sapagkat kung buhay siya, hindi niya matitiis na hindi dumalaw. O paano, Junior? Aalis na ako, ha? Pupuntahan ko pa ang puntod ng tatay at nanay ko. Sige, ha? Sa tindahan na lang tayo magkita, ha? Oo, ito, ito. Rito sa Cavite, no? Para matulad ang sabi sa Bicol. Oo nga. Okay, nadali lang. Papi, pumunta ka doon sa tindahan na kinapaparadahan ng jeep ng PC. Hanapin mo yung may-ari ng tindahan na Xiaoring. Sabihin mo sa kanya na naantito ako. Kung sakaling dumating kayo dito, nawala ako. Maghintay kayo. Meron lamang akong pupunta ng sandali. Ha? Opo, Bosira. Magandang araw po. Magandang araw po naman. Ikaw si Aling Oring? Ah, hindi ako. Si Aling Oring hindi na dito umuwi. Nasaan niya yun? Sa Maynila. Hain sa Maynila. Ah, hindi ko alam. Wala nakakaalam na artist G? Ah, wala. Salamat. Aling Oring, narayan pala kayo. Oo, kanina pa. Ah, kasi may nagkano po sa inyo sa lalaki. Hindi pa nga masyado marunong managalog. Saan? Ah, narayan, kaalis lang. Ano kaya ang kailangan sa akin? Ah, wala naman nasabi. Ah, ang mabuti pa, samahan mo ako sa pansyon, ha? Oh, sige. Sino kaya naglagay ng bagong krus? At mga sariwang bulaklak? Baka galing nito sa anak ko? Kay Junior? Soli, patawarin mo ko sa matagal na panahon na hindi ko pagdalaw sa'yo. Halos 15 taon na ngayon. At si Junior, napabayaan ko rin siya. Hindi ko siya nakikita. Pero Soli, hahanapin ko siya. Ayan na si Sir. Ang ninang ko. Sir, kasama ng isang babae nagpunta roon. Ah. Anong hinahanap niyo, sir? Letter niyo? Oo, eh, nawawala. May posporo ka ba? Meron, sir. Kung sakaling dumating ang ninang ko, sabihin mo sa kanya, meron lamang akong pinuntahan sandali, ha? Yes, sir.
Yan ang pala ninang ni Sir, oh. Sir, Sir! Ito na ang ninang niyo. Nasaan ang pinasundo ko sa'yo? Wala raw, boss. Nasa Manila raw nakatira. Saan doon sa Manila? Hindi raw nila alam ang address. Eh, yung mga PC, nandun po ba sa tindahan? Nandun doon pa ho. Tayo na. Ang biyahe. Ayos naman. Kaya lang may konting aksidente. May banggado sa kabila. Kumusira mo muli. Ibalik mo lang sa akin. Okay. Salamat lang pala, ha? O, sige. Salamat din, ha? Tuloy na ako. Nakita ko si Commander Nyango, Mr. Metal niya nabiyo. Andoon ba kaya? Malamang sir, nang malis ako, nandoon pa siya. Puntaan ninyo ni Tapia. Yes, sir. At hulihin ninyo. Kapag hindi nyo inabutan, si Ang yung dalhin ninyo sa akin, ha? Yes, sir. O, sige na. Magre-report lamang ako sa opisina. Yes, sir. Ano? Nagsasabi ka ba ng totoo? Ha? Oo, sir. Talaga nasa kagreray sila. Tapia, tulong mo yan. Salamat. Kailan kaya akong babalik? Hindi ko alam eh. Mag-iingat ka ha. Maghirap ng buhay natin oh. Madali nga sa atin ang pera. Pero hindi naman natin malaman kung makakauwi pa tayo ng buhay o hindi na. Sandali lang. Bakit? Huwag kang magagalit. Meron sana akong gustong ipakiusap sa'yo. Ano yun? Nonoy, meron akong masamang pangit tayo. Kapag tumuloy kayo ngayong gabi, meron mangyayari sa atin. Kung pwede sana, huwag na kayong tumuloy sa lakad ninyo. Ama! Ate, nakakaawa naman si Milagro. Mari bang ipangkin mo na si Commander sa kanya? Oo nga naman, ate. Alam ko kung ano naman ang lakad ninyo. Mamumuksa at mamimirwisin ang kapwa tao nyo. Di ba masama yan, ama? Oo, anak, alam ko. Alam mo, anak, ang lahat ng sakit at kirot sa buhay dinanas ko ng dahil sa kagawa ng ibang tao. Para manding ang buong daigdigay laban sa akin. Kaya ako'y naging malapit. Ngunit, ama, ang kasawian mo na ginawa sa'yo ng mga tao ay hindi mo dapat ganito sa iba. Kaya, ama, kung maaari sana, pagbigyan mo ang kahilingan, Lina. Gusto ko sanang pagbigyan ang kahilingan ninyo, Magina. Ngunit ang lakad namin ito, ay hindi ko na maaaring iwasan. Maaaring mawala sa akin ang respeto ang aking mga kasama. Anak, unawain mo sana.
Ama, ayaw mo rin lamang magpapigil. Baka kailangan mo ang anting-anting mo. Hindi anak, ibinigay ko na yun sa iyo. At higit mong kailangan niya. Ipalagay ko ni karapatan si Milagro sa maangking siya. Sabagkat siya ay may anak na. Sana nga, hindi ko sana siyang pagbigyan, ngunit hindi na maaari. Huli na, sapagat ako'y magkakanak na rin tulad niya. Alis na ako. Papakabait ka sana, ha? Apo, ama. Oh, hindi na ba sa kumandor? Sama, sandali lang. Gusto ko kayo makausap. Mga kasama, hindi ko alam kung magugustuhan nyo o hindi ang aking sasabihin sa inyo. Pero tatapatin ko kayo. Taganan akin, ito'y katapusan na natin pagsalakay. Sapagkat gusto ko lang magbagong buhay. May reklamo kayo? Wala ko, Commander! Commander, gusto ko na rin magbagong buhay. Pagkasama na ako, kaya nga naman, Commander. Ngayon na pag-usapan na namin. Sapat na nga may naipon. Mabuti kung gano'n. O, tayo na! Yan ang bangkang Emily. Sa malapit dyan, maaari natin matakpan ang butan ni Unyango. Tayo na! Hoy! Sandali lang!
natin alam kung saan nagpunta. Maupo ka muna. Si Nonoy, tsak na darating na yon. Ang mga pisi, nakabang na sa kanya. Sir, hindi ko makita si kumandarya ko. Baka wala dito. Ba, sir, baka yan bang dumarating. Men, make your positions! Hurry up! Pasok, pasok! Tapa kayo, baka kayo naman! Mamamatay lamang kayo lahat. Marami akong sundalo na katutok sa inyo. Kaya, Commander, mabuti pa subukan kayo ng mahusay. Anong mahusay yung sinasabi mo? Bakit yung sinunog ang bahay ko? Nasaan lang kayong mga tao? Nasaan lang kayong lahat? Nyango, bawit bunot ako sa iyo. Buha ka na yung mahuhudas ka? Kilala ko ang kwintas na ito. Saan mo ito kinulimbat? Nasa namiyari nito? Guevara? Hindi ko kinulimbat yan. Ayan ibigay ng aking anak. Kapitan? Pangalan mo ba? Esteban. Oo. Esteban nga ang pangalan ko. Bakit mo alam? Ikaw ba si Junior ko? Anak? Anak? Ikaw ba ang takas na bilanggo? Ako nga. Kung gayoy, kayo ang aking ama. Anak, itay! Anak, maligaya akong mamamatay pagkat nakita kong maayos na ang iyong buhay. Itay, bakit sa ganito pang pangyayari ngayon ang
Junior. May kapatid ka rito. Malaya ang kanyang pangalan. Mahalin mo siya. Huwag mo siyang papapayaan, ha? Alagaan mo mabuti. Pangako mo, ha? Anak. Junior. Oo, itay. Oo. Pinangangako ko sa inyo. Sa 20 man tong takas ninyo, bakit ako pa? Thank you for watching and don't forget to subscribe.